Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Madge and for today's video, i-update ko kayo regarding kay LFC Football. And unfortunately, nag-goodbye na si LFC Football. This may week 6, guys. So, maraming nilungkot, maraming nagulat. So, i-discuss natin kung ano ba ang nangyari, guys. And of course, medyo nagkakagulo rin ang LFC 90 or other football platform dahil nga pagkawala ni LFC, syempre maraming naging ano. So mayroon din dalawang two football platform na mawawala din ba? So yun yung mga hag-agam-agam. So anyway, lumabas na ang aking March giveaway announcement winners, yung mga 3rd, 4th ng TRX and Wave. So don't forget to check that out sa upper right corner of your link, guys. And of course, continuous pa rin ang road to 10,000 subscribers natin sa ating Facebook and of course here sa ating YouTube channel, guys. So, huwag na natin patagalin. Let's discuss. LFC Football has come to an end in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, guys! Ayun nga guys, as of April 18, last day ni LFC Football, so hindi na nga siya nabuksan, guys. So ngayon, April 19, wala na talaga. So nung pumatak ang 12 midnight ng April 19, wala na talaga. So ayan nga, so nakakalungkot guys, kasi nga syempre, actually this is my first time na magkaroon kasi ng system error biglang nawala. Before, system error na, what you call this, pwede mag-withdraw kasi until as you can see sa dyan sa inyong other screen nakapag-withdraw pa until April 16 or even though since April 12 or prior April 12 guys nagkaroon na ng problem talaga si LFC pero inaayos naman nila. So alam ko may mga comment dyan na regarding sa mga previous videos ko na ayun nga na inaayos pa rin yung system. Of course, we thought that and then we hope na inaayos talaga. But kasi nga, as you can see sa A Plus Mall, sa upper right corner of your screen, the link, you can check that out. Nagkaroon lang sila ng system error last few days. Pero system error regarding sa withdrawal. Pwede ka mag-deposit, pero hindi ka pwede mag-withdraw. Ang pinagkaiba lang naman kasi nila ng LFC, si LFC is may system error but even sa pagdi-deposit nagkakaroon ng error guys. And then of course, pwede may nakaka-withdraw pa din. Although maliit nga lang. So nakita niyo naman yan sa aking mga previous videos ko guys. And my last video you can check that out sa upper right corner of your screen. Hindi sinasabi ko na huwag na mag-deposit yung iba kasi nga maraming agam-agam na, marami ng rumors, marami ng news regarding LFC na malapit na nga magsara talaga. And then yun nga, hindi nga talaga, as I've said palagi, na we really don't know kung until when, kung ano ba magiging exit plan nila talaga. Diba? So ito, pwede ka pa mag-withdraw. So natapos lang hanggang April 16 yung withdrawal. So yung isang downline ng downline ko nakapag-withdraw sa swerte pa niya. So nakapag-withdraw pa siya ng 950 pesos. But yun nga, last withdrawal ko is nung April 15. So nakahabol pa kahit 2,000, diba? So we thought na inaayos kasi nga marami naman din nakawithdraw since April 12 na nagkaroon ng problem si LFC guys. So again, diba, sinasabi ko, pinapaalala ko lagi, nire-remind ko kayo sa mga nag-message sa akin sa FB page ko na always think about this, diba? Kung papasukin nyo siya, always invest what you can afford to lose, guys. Kasi mahirap syempre, we really don't know kung gaano katagal ang mga ganitong investment platform. So, from sabi nga nila, Feb 15 hanggang April 18, so more than 2 months lang tinagal niya. So, mas nauna pa siya mawala kaysa kala LMB, BF Football, diba? So, si BF Football ang pinakamatagal. So, sabi nila sa lahat ng football platform na katulad neto, guys. So, ayan yung nag-message or nag-announce yung aking upline. So, ayan. So, basahin nga na lang dyan, guys. Yun nga, hindi pati even the admins, guys, is
Then, binalakpan din sila nung ating coach or yung aming coach. Parang yung upline ng upline ko or the coach na may hawak sa amin is hindi na nagpaparamdam, hindi na nagaano. So, and then, dahil siguro wala lang ang kumakagat sa kanilang 20% deposit, guys. So, yun, sinasabi ko sa lahat na sa lahat ng naging downline or nagbe-message sa akin na don't deposit. Dahil, of course, mas okay na maging safe than to say sorry, di ba? So, alam naman natin itong mga ganitong platform eh, hindi talaga sila pang forever. And we really don't know talaga. And as I've said sa aking mga kauna-unahang videos regarding LFC, LMB, na mga ganito kadalasan, most of the time is minimum of 2 months. But of course, kapag hindi nagpumatok, mga weeks lang yan. Pero pumatok siya, yan, 2 months, 3 months, 4 months, ganyan. Or up to 6 months, di ba? Pero meron naman din mga investment platform like ni Interesting Mall, nila Fanbox, nila Sharkcoin. Until now pa rin naman is ongoing. So, yun nga na, it's a gambling. Most of, it's gambling kasi wala namang nagbibigay doon ng betting advice. And kapag natalo ka, talo ka talaga. Yun naman ang disadvantage ng mga until now is ongoing, di ba? So, pero meron naman silang mga techniques, guys. So, anyway, so, ayan, basahin nyo na lang kung ano yung sinabi ng upline ko. And then after that, nuksan ko na kagad yung LFC, but hindi ko na nga rin mabasan. Ayun, but unfortunately, ayan. Pero, yun nga, nakapag-weird. So, kaninang umaga, as you can see sa inyong other screen, guys, may nangyari. So, parang may connection nga si LFC90 sa LFC. Because yung coach namin, as you can see, nagbago na. LFC90 na nakala, guys. So, possible, yun nga, parang kinabahan din ako na possible maging sumunod na rin si LFC90. But, yun nga, I don't know, baka possible na hindi nga nakita, hindi nga na-erase lahat. Kadalasan kasi yung mga ganyan, ini-erase nila yung mga messages, dinidelete nila. So, bagong number, bagong telegram ang ginagawa nila, guys. So, ayan yung nangyari. And then, yun nga, sinasabi nga, marami nagsasabi na PSG. Of course, ngayon, yung dalawang, anyway, yung PSG, LFC90 is under ng LFC. So, same, ano lang sila, company, yun yung sinasabi nila. So, ngayon, yung dalawang football na platform na very shaky ngayon kasi nadidelay daw, as you can see, sa another screen of your screen, like si BF Football, guys. Si BF Football is medyo nangangamba na rin daw kasi delayed na yung mga withdrawal and 365 Football, so which is hindi ko na ginawa yung dalawa, si BF at si 365. So, yun yung dalawang platform na nangangamba. Plus, ito na nga si LFC90. Ngayon lang, so may mga nag-withdraw, but because daw sa typhoon o sa Visayas is hindi nga ano. Although, si BF Football is meron siyang sa sinasabi nila, as I've heard, is physical office sa may Taguig daw. Yun yung sinasabi nila na pinakita nila sa akin na talagang legit nga. Pero yun nga, pinakamatagal is CBF Football sa lahat ng football platform, guys. So, yung nakita nyo dyan, yan yung mga nasalihan kong groups ni LFC, so you can read kung ano meron dyan. So, yun nga, guys. Again, sa mga ganito, lagi naman sinasabi sa mga previews ko na sinalihan, di ba, na kailangan invest what you can afford to lose. Always think 10 times before you pursue this kind of investment. Kahit saang investment naman, guys, is hindi natin alam kung magsasucceed or hindi. Kung malulugi ba or hindi. Yun naman lagi yan eh. Ang investment is very, very, very risky siya, guys. Kaya, ayun, be careful na lang. And yun nga, sinasabi ko rin, yun nga sabi rin nung isa kong nakilala sa here, sa, ano, naging downline ko siya, ang ginagawa nila is kapag bago pangalang, mga ganyan, kaka-release lang, like yan, si EFG, kaka-release ko lang yesterday, na, papasok nila yung malaking amount and then winiwidaw nila after a few days or after a week. Marang ganon. Yun ang ginagawa nila para hindi sila maabutan ng exit
ng mga ganitong platform, di ba? And then, of course, isa pa sa nakita ka, ito, papakita ka rin, mayroon ako nakausap. Guys, I guess, yung unang error kasi ni LFC, guys, is when, yun nga, nagkaroon na double funds before hindi sila mahigpet eh. May nakapag-withdraw nga ng malaki. As you can see, yun nga sinabi nga. So, hindi ko na lang, iyan ako na lang siya. Hindi ko na lang siya papangalanan. So, as you can see naman dyan sa aming conversation is meron ngang nakapag-withdraw. So lahat ng withdraw then 1,000 na lang tinira. Diba? So siguro na double yung funds, malaking funds. And then yun nga, yun yung mga, I think yan yung first issue ni LFC. So nagkamali sila. So biglang nag-pet until yun nga, siguro naubos na yung funds ni LFC. And then wala. Ayun na nga, guys. So, next time, be careful na lang. So, this is my last update regarding LFC. So, until next time, guys, I'm really, really sad sa nangyari kay LFC. I thought na haba pa siya, pero hindi nga nangyari. Yun, guys. Until next time, guys. Goodbye!